Sasampahan ang reklamong paglabag sa anti-hazing law ang tatlong kadete na sangkot sa pagkamatay ni Dormitorio. Batay sa investigasyon ng Baguio City Police, Agosto pa pinahihirapan at sinasaktan na si Dormitorio. Ang pinakamatindi ay noong September 17, isang araw bago siya namatay. Ang dahilan daw ng pambubugbog, nawawalang bota ng isang upper-class kadet. Live mula sa Baguio City, may report si James Agustin. James? Ma'am Jess, patapos na ang Baguio City Police Office sa sinasagawa nilang investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni Cadet 4th Class Darwin Dormitorio. Ayon sa mga otoridad na nakausap natin dito sa Baguio City, unti-unti na raw lumilinaw, Ma'am Jess, yung mga pangyayari bago masawi ang kadete. Paulit-ulit ng sinaktan at pinahirapan si Cadet 4th Class Darwin Dormitorio mula pa noong Agosto. Pero ang pinakamatinding pambubugbog, dinanas ni Darwin noong September 17 na naging sanhi ng kanyang pagpanaw noong September 18. At base sa investigasyon ng Baguio City Police Office, ang mitsa ng pambubugbog dahil lang sa nawawalang boots ng isang upper class cadet. Base sa walong testigo na nagbigay na ng sinumpang salaysay sa Baguio Police, si 1st Class Cadet Axel Ray Sanopao ang nagutos kina 3rd Class Cadet Felix Lumbag Jr. at Shalimar Imperial na saktan at pahirapan si Darwin. Initially, for the September 17 incident, ay yung nawawala pong combat boots ni Cadet Sanopao kung saan ito ay in-entrust niya sa care ni Cadet Dormitorio. At it's been missing for around a week na raw po. Nung pinapaproduce na o pinapalabas na ni Cadet Sanopao kay Cadet Dormitorio, ay hindi niya na mailabas. Noong araw na yon, dinala sa PMA Station Hospital si Darwin, pero pinabalik siya sa barracks dahil UTI lang ang naging diagnosis na nakadyuting doktor. Madaling araw ng September 18, nakita si Dormitorio na walang malay kaya itinakbo ulit sa ospital. Alas 5:15 ng umaga, dineklara ng patay si Darwin. Sa investigasyon ng PMA, bago namatay nakailang balik na sa ospital si Darwin. September 6, nagpunta na rin si Darwin sa PMA Station Hospital at dumadaing na masakit ang tiyan. Nauna riyan, noong August 20 hanggang 27, na-confine siya at idinaing sa bumisitang kapatid ang pananakit sa tiyan at dibdib. Ayon sa nagbitiw na Commandant of Cadets na si Brigadier General Bartolome Vicente Bacaro, inimbisigahan na kung bakit na-confine noong Agosto si Darwin. Lumalabas ngayong dahil din ito sa pananakit ni Lumbag na itinalaga pa namang body ni Darwin. Hawak na ng Baguio Police ang handwritten statement ni Darwin na ginawa noong Agosto nang ma-confine siya. Si Lumbag ang itinuro niyang isa sa nanakit sa kanya. Siya po ay pinag-push up, pinag-exercise ng pinag-exercise, and he was punched by one of the cadets there, Cadet Lumbag. On the part of the cadets involved, there seems to be a series of and premeditated actions towards maltreating Cadet Dormitorio. May 1-year suspension ang rekomendasyon laban kay Lumbag dahil dito. Pinagbawalan din siyang lapitan si Darwin, pero nilabag daw ito ni Lumbag. It just so happened na naabutan noong September 18 na incident. There was already an investigation conducted by the Department of Tactical Officers. Bukod sa mga kasong kriminal, inilabas na kahapon ng parusa sa 4 na kadeteng may kinalaman sa pagkamatay ni Darwin. Pare-parehong separated from service o tatanggalin sa akademya sina Lumbag at Imperial, si Sanopao na papagraduate na sa susunod na taon, at ang squad leader ni Darwin na si Cadet 2nd Class Nicoel Termit. Nirelieve din ng attending physician na si Flor Apple Apostol na nagsabing UTI lang iniinda ni Darwin, pati ang commander ng PMA Station Hospital na si Colonel Cesar Candelaria. Relibo tanggal na rin sa pwesto ang mga tactical officer na sina Major Rex Bolo at Captain Jeffrey Batistiana. Nakatakdang yain ang reklamong paglabag sa anti-hazing law kina Lumbag, Imperial at Sanopao. Matapos ito, inaasang iti-turn over na ng PMA sa pulisyan tatlo.